Good day! Possible first six ng Kremlin Cool Smashers, the champion team, ating ibigay. Kaya bago po ang lahat ay huwag niyo nang pong kalimutan mag-like, comment, and subscribe and pa-hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong gawang video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Ngayon naman habang wala pang PVL ay talagang bigyan na po natin ng prediction o possible na maging first six na kaya makipagsabayan sa ibang team. Ito lamang ay prediction ng Biakla Volleyball TV. Kung meron naman kayong prediction ay i-comment nyo na yan. Sa ngayon nga po ay unahin po natin ang champion team o laging nasa rank 1 na Creamline. Sino-sino nga ba ang possible maging first 6 ngayon dahil minadagdag at nabawas sa team na ito? Halina't ating ibigay. Una sa listahan ko, first open spikers, Maring Gemma Galanza. Well, wala nang dapat sabihin pa dahil alam naman natin na siya talaga ang ipapasok sa first 6 dahil nga sa galing niya sa opensa, depensa, koneksyon sa isa't isa ng ka-teammates at consistent pumalo dahil halos lahat ng palo nito ay talagang nakaka-scores. Kaya naman hindi binibitawan o hindi basta-basta pinapalitan si Maring Gemma Galanza ni Coach Sherwin Meneses kapag nasa loob ng court. Kaya congratulations Gemma, ikaw ang aking napili sa first 6. Pasok rin para sa akin si Penom Miss Alaysa Valdez. O second open spiker, alam naman natin kapag nasa loob ng court ang veterans player na ito. Dahil noon pa ay siya talaga ang nagbibigay lakas sa team na CCS lalong-lalo pa kapag napag-iiwanan na ito ng scores. Iba ang dala niya sa pagiging kapitana niya. May puso at determinasyon talaga sa kanya na wala sa ibang player. Sa opensa, hindi puro palo lamang si Alaysa Valdez dahil mautak ito. Maaasahan din sa digging. At kapag crucial point talaga ang labanan ay talagang siya ang maaasahan. Kailan para sa akin ay pasok pa rin siya sa first 6 ngayon sa PVLAFC 2024. Kaya congratulations, Penom. Pasok din sa top 6 ko itong si Tots Carlos, first opposite spiker. Alam naman natin kung consistent din ang laro ni Michelle Gumabaw, ngunit iba talaga si Tots Carlos kapag nasa first 6. Pang MVP caliber talaga at maaasahan sa lahat na crucial game. Mautak rin, madepensa, magaling sa drop ball at nagbibigay ng confidence sa loob ng court. Kaya naman palaban ang MVP ito, kaya naman marami ang nag-o-offer at matataas ang offer sa kanya upang mapunta sa ibang team. Marami rin nagsasabi at talagang haka-haka na talagang magiging import ito sa Japan. Ngunit sa ngayon nga ay parang hindi pa naman siya aalis at makapaglalaro pa siya sa Kremlin Cool Smashers. Kaya good luck na lamang sa iyo, Tots Carlos. Pasok pa rin para sa akin si Kel Negrito bilang first setter. Dahil nga wala pa at hindi pa tapos ang kontrata ni Giamor de Guzman sa Japan, ay no choice kundi si Kel Negrito at isa pa. Kaya tula si Gia ay kaya pa rin nila magpa-champion. Hindi masyadong perfect ang ibang set nitong si Kel Negrito, ngunit magaling pa rin. At dahil sa connection niya sa kanya mga wing spikers ay napapagana niya. Middleman, opposite, or open. Magaling din ito sa service, kaya nahihirapan ang kalaban na i-receive ang mga service ni Kyle. Kaya para sa akin ay pasok pa rin siya sa first 6. Pasok pa rin para sa akin ang first middle blocker na si Pangs Panaga. No doubt, connection pa lang ay advanced na siya. Magaling din sa running spike, blockings, at receiving. Kinalungkot man ng lahat ang pag-alis ni Seth Domingo, ngunit may kapalitan naman ito. Ngunit para sa akin, ang magiging kapalitan dito ni Pangs Panaga ay si Bea De Leon. Kung sakaling hindi aalis si Risa Sato, dahil si Risa Sato ay talaga namang game changer at magaling din. Kapag connection ang pinag-uusapan ay mas lamang si Risa. Ganun pa man ay baka palaroin muna dito ng hindi babad para magkaroon ng connection si Bea De Leon. Pero malay natin, ibabad agad siya ni Coach Sherwin. Kaya para sa akin, first 6 si Pangs Panaga, o di kayo naman ang dalawa pagpipilian si Bea o si Sato. Pasok din para sa akin sa first 6 si Ella De Jesus. Marami man nagkarat na rumor na hindi na maglalaro o talaga namang di nagrinyo si Kayla Atienza, ngunit si Ella De Jesus ang solusyon dyan dahil sa connection pa lamang ay lamang na. Ngunit syempre, posibleng makasama niya o makapalitan niya dito si Dindin Lazaro Rebilla na talagang matagal ng magaling at may napatunayan na noon pa sa UAAP. Kaya for sure, maganda ang magiging performance niya. Well, kung andyan pa rin si Kayla Atienza ay talaga naman yun ang magiging first 6. Ngunit mukhang hindi magre-renew, kaya good luck na lamang. Kaya guys, sa tingin ninyo, at pabor ba sa inyo ang first 6 ko? Kung hindi naman, sino ang gusto niyo maging first 6? I-comment na yan at huwag kalimutan mag-like and subscribe for more updates.